Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa pang paaralan sa Quezon City ang nagkansela ng klase dahil sa bomb threat. Ayon sa Quezon City Police District, bandang 12:57 ang madaling araw nang makatanggap ang Ponciano Bernardo High School sa Cubao ng banta mula sa nagpakilalang Bob Kisser Panganiban. Ayon sa mensahe, may itinanim siyang bomba sa paaralan kasabay ng pagsabi na sama-sama tayong mauubos. Agad namang nagpadala ng Explosive Ordnance Disposal Unit ang QCPD para suriin ang paaralan. Noong isang araw, nabulabog din ng bomb threat ang New Era Elementary School at San Francisco High School na pawang nasa lungsod, bagamat negatibo naman ang mga ito. Nagkainitan ang mga senador sa isyu ng Maharlika Investment Fund Bill at kung aling komite ang dapat na humawak sa panukala. Sa sesyon ng mataas na kapulungan, sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat ay ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises ang humawak sa panukala at hindi ang Senate Committee on Banks. Pero iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isang funding source ang bubuuin sa ilalim ng investment fund, kaya dapat ang komite ni Senator Mark Villar ang humawak. Sa bandang huli, nanaig pa rin ang kagustuhan ng nakararaming senador at 19 ang pumabor na ang komite ni Villar ang humawak sa panukala. Nagbabala ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa kakulangan ng supply ng tubig sa susunod na taon kung walang bagong mapagkukunan sa lalong madaling panahon. Ayon kay Maynilad Water Supply Operations Head Engineer Ronaldo Padua, irereserba nila ang bahagi ng production capability ng Poblacion Water Treatment Plant sa oras na maging on-stream na ito. Pagbabahagi ni Manila Water Communications Head Jeric Sevilla Jr., nakahanda na ang 2023 to 2027 Service Improvement Plan bago pa dumating ang long-term source mula sa Kaliwa bilang preparasyon sa tumataas na demand. Sinabi ng MWSS sa panayam sa 24 oras na kinukulang na ang supply ng tubig sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite at Rizal. Inihayag ng Light Rail Transit o LRT2 na papayagan na nitong makasakay ang pets o mga alagang hayop kasama ang kanilang fur parent mula sa susunod na buwan. Ayon kay Light Rail Transit Authority o LRTA Administrator Hernando Cabrera, kailangan nakasuot ito ng diaper, may kulungan at nabakunahan o fully vaccinated contra rabies. Maglalabas ng karagdagang guidelines ang LRTA ukol sa polisiya, bagamat paalala ni Cabrera na huwag nang isama ang alaga kung masyado ng malaki dahil siksikan ko minsan sa mga tren. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.